Dasal ang hiling ni Kuya Will matapos niyang ibahagi na may kinakatakutan siya ngayon hinggil sa kanyang kalusugan sa kanyang YouTube channel ng Wawa Win noong March 24. Paglalahad ni Willie, matagal na siyang sumasailalim sa executive check-up subalit nahinto ng magkapandemya. Ang sabi pa ni Willie, ngayong Lunes ko malalaman kung positive ako sa cancer or not. Medyo nagulat ako. 2 years ako na hindi nagpa-executive check-up because of the pandemic. Noong 2019, may mga nakitang polyps pero benign naman po. Pero ito ngayon, medyo kinakabahan ako. Matagal na umanong nakikitaan ng polyp si Kuya Will sa colon at ang isa naman ay sa stomach. Kung wala daw sa Lunes si Willie, nangangahulugan na naka-confine na siya. Kapag ganun daw, kailangan niyang magpahinga sa loob ng 1 buwan. Kung wala ako sa Lunes, ibig sabihin na confine na po ako. Pero wag naman sana, basta magla-live ako kung saan man ako sa Lunes. Kung nasa ospital man ako, gusto ko malaman ninyo yung totoo. So bakit naman ako magsisinungaling? Lahat ng sinabi ko sa inyo, totoo. Anyway, sana ipagdasal ninyo ako na sana hindi cancerous yung nakita sa aking polyps. Umani naman ito ng iba't ibang mensahe mula sa mga netizens. Kuya Will, kung kailangan nyo po magpahinga muna para sa kalusugan nyo, okay lang po. Huwag nyo po muna pilitin magtrabaho. Naiintindihan po namin kayo. Ingatan at alagaan nyo po ang kalusugan nyo, Kuya Will. Puro kami na lang po kasi iniisip nyo. Ang mapasaya ang mga tao, mapaglingkuran at mabigyan ng tulong. Pero Kuya Will, take time to relax naman po. Ayaw po namin na magkasakit ka. Love ka po namin, Kuya Will. Nagpapasalamat po kami dahil may isang Kuya Will na iniisip lagi ang kapakanan ng mga kapwa Pilipino. Maraming maraming salamat po, Kuya Will. Nalulungkot po kami kung hindi po kayo okay. Mahal po namin kayo at ng buong bansa. Si Willie ay 61 years old na ngayon. Samantala, sagot naman ni Brent Damage sa mga Marites. Opo, miserable na ang buhay ko sa probinsya ngayon. Naghihirap na ako. Kaya daw biglang nagdesisyon ng kapamilya comedian na si Brent Damage na layasan na ang mundo ng showbiz dahil wala na siyang natatanggap ng mga projects. Ito ay may connection umano sa mga kinasangkutan niyang issue at kontrobersiya nang maging celebrity housemate sa PBB ng season 10. Kamakailan lamang, sinabi ni Brenda sa Madlang People sa pamamagitan ng kanyang social media account na magkikwit na siya sa showbiz at babalik na sa Cagayan de Oro. Sa latest IG post ng komedyante, ipinakita niya sa kanyang followers kung gaano siya kasaya ngayon sa buhay probinsya. Lagi mong piliin kung saan ka masaya, anya sa caption. Sa isa pa niyang post, naglabas naman ng saloobin si Brenda tungkol sa mga netizens na patuloy na nagnenega sa kanya at nagsasabing wala nang nag-o-offer sa kanya ng trabaho kaya umuwi na lang siya sa probinsya. Sa lahat ng nagsasabi na kaya ako umuwi ng probinsya kasi nga wala daw akong project. Kakachismosa ko at kakamarites ko sa PBB. Kung pwede lang i-post yung mga screenshot ng mga tinanggihan kong mga projects and guesting. Ayoko na lang makialam. Kahit na may mga offer sa iba't ibang istasyon, hindi naman ako nagmamalaki na tinanggihan ko. Pero dahil madaming nagsasabi na wala na daw akong project after PBB, kung alam nyo lang, ayoko na talaga ng lock-in, paliwanag ng komedyante.